Na tayo, no? Ito na, ready okay. Na po kami. Ay, okay. Hey, Mike. Ay, sorry, Mike. Hindi ko chocolate sa movie. Okay naman, happy. Happy at, nung ikwento sa akin yung ano, nung ikwento pa lang sa akin ni Gabby yung magiging story, syempre excited ako. Yung camera. Mm-hmm. Number one, excited ako, maganda yung role ko. Sir, number two, tapat po kayo dito. Syempre, excited ako. Pihit lang kayo dito, sir. First time kong makakatrabaho sa pelikula si Claudine. Mm-hmm. Eh, bago ko ginawa yung movie, nakita kami ni Claudine dahil nagdinong ako dun sa binyag nung kanyang anak. So, after mga ilang araw, sabi nga sa akin ni Claudine, Kuya, may tatawag sa'yo dahil may movie. Palagay ko bagay sa'yo yung role na o-offer nila sa'yo. So, nung tumawag sa akin si Gabby, kinuwento niya sa akin yung role. And sabi ko, ang tagal ko nang hindi gumagawa na gay role. The last time na nag-gay role ako, siguro mga 20 years ago. Wow! Oo, kasi mga Andrew E. movies pa. So, nung pinexplain sa akin na magiging role ko, hindi siya yung gay na loud. Mm-hmm. Hindi siya yun eh. Magdamit lang loud. At yung mga kapatid nating LGBTQIA plus community nung 20 years ago, iba yung portrayal sa media. Correct. Sa ngayon. Ngayon mas ano, gay ako, pero hindi siya loud. Mayaman ako. Kasi ako may-ari nung flower farm. And maganda yung magiging role ko dahil sa akin lalaki yung karakter ni Mutiaro. Sa akin siya magdadalagat. Saka sir, hindi siya yung kasi dati, di ba, pag gay roles, comedy lang siya. Hindi. Ito, 50% comedy, pero 50% it moves the song. Drama siya. Drama siya. Buti available po kayo for the film. Yes, mag-shoot naman kami August eh. Nung inumpisahan ko tong movie, patapos na yung taping namin ng season 1 ng Walang Matigas na Pulis. Yes. So, nung tapusin ko tong movie, doon pumasok uli yung second season ng Walang Matigas na Pulis. So, eksakto siya. And in between ng Walang Matigas na Pulis and this movie, I was shooting Bad Boy 3 with Robin Padilla. Grabe nga, dahil nagkasunod-sunod yung project ko eh. Diba? Tsaka magaganda yung project ko, diba? Bongga ng karir mo ngayon, Dennis. Oo, hindi ka na bakante. Yes, for the past 6 months. Wow. Kaya nung musta ang puso mo ngayon? Okay naman, may girlfriend ako ngayon. Wow. Pasensya na kayo, ha? May girlfriend ako ngayon. Wait lang, iba pa po to sa baby mama ng mga anak niyo sa Australia? Yeah, I got separated noong 2020. So, my ex-wife brought my children sa Sydney. Yung panganay ko, si Gavin, is already 11. Tapos yung bunso ko, si Maddie, is already 6. So, for the past 3.5 years, doon na sila nakatira. Kaya medyo madugo ang labanan dahil medyo mahal ang child support. Dahil mahal ang dulyar eh. So, ang child support ay Australian dollars din. So, awa ng Diyos, I'm able to support and I'm able to send them yung kanilang monthly child support. So, yung monthly child support mo, dollars? Australian dollars, yes. Wow. Yes. Pero yung mga dollars. Bata na lang naman, Dennis, ang sinusupport mo. Yeah. So, kasi, walay na kami. So, yun. Kailangan ko silang isupport ng tuloy-tuloy at consistent kasi nag-a-apply ako ng Australian visa para madalaw sila. Eh, pag bad shot ka sa embassy, hindi ka mabibigyan ng visa. Sir, maganda naman yung paghihiwalay nyo nung... Yes, maayos naman. So, maganda naman yung co-parenting namin and regular ko naman sila nakakausap ng video call. Pero siyempre, this past 2 years talagang inaantay na ako ng dalawang bata na madalaw sila. Kaya lagi ako dyan. Nag-i-close ka talaga dun sa dalawa? Sobra. Ano po yung natutunan nyo sa hiwalayan nyo dito sa baby mama nyo na to? As opposed to, of course, your first. Well, yung character development nyo lang doon. Yung character development? Kasi madali eh, madali. Ngayon monthly, binibigyan mo talaga sige, sila. Yeah. Marami kang bagong natutunan sa buhay and
kumbaga, yung mga dati mong nagawang pagkakamali o pagkukulang, parang sana mabawi ko this time, parang gano'n. Mm-hmm. So, awa ng Diyos, tuloy-tuloy ang trabaho, so tuloy-tuloy din yung support. Sir, Nisto, malaki ang difference ngayon, would you say, ng relationship mo sa dalawang anak mo na nasa Sydney, doon sa mga anak ko nandito. Nandito. Kasi, alam mo, yung mga anak ko, kung sino pa nga yung nando sa abroad, parang siya, mas madalas ko pa silang nakakausap, although hindi ko sila mahawakan, hindi ko rin sila mayakap. Pero I hope itong mga dadating na months, dahil nagsimula na nga na nung birthday ko, nagulat din ako dahil gabi na nung ma-receive ko yung text. Nung una nga, hindi ko alam. Sabi ko, number pa pala niya to. Number pa pala niya to. Sir, din yung inasahan talaga, nagulat talaga. Oo, hindi kasi mga ilang years. Oo, oh, tagal. Mahaba ko ba yung text niyo ni Julia? Hindi, nag-text lang siya, may short message siya ron, tapos sumagot ako, tapos meron din ako short message, tapos yung short message ko, ang sinagot niya sa akin, ano lang, icon ng heart. Icon ng heart. Pero heart. So ang sinagot ko, heart din. Pero sir, after that, nagka-text pa kayo ulit? O nagka-text? Hindi pa. Hindi na po natuloy yun. Kailan po yun? Meron ka bang conscious effort ngayon na parang kung ano man yung nangyari before dun sa mga anak mo kay Marjorie? Yes. And this time, sa mga anak mo na sa Sydney, para hindi mangyari ulit. Hindi maulit. Oo, yung naging relationship. Hindi siya pwedeng i-compare kasi ano to eh, nung maghiwalay kami ni Marjorie, si Julia was already 10. At this time, ito, nung maghiwalay kami, si Gavin is only 8. Eh. So, mas younger, pati, syempre, yung utak, mas bata. Magkaiba yung... Naiyak ka, nung nabasa ba yung message? Actually, hindi ko alam, bigla na nang tumulo yung luha. So, are you hoping na after po, Julia, sila Claudia, sila Leon, sana makapag-communicate na? I'm sure naman siguro nalaman din naman ng mga bata. Siguro nalaman din ni Claudia tsaka ni Leo na ate texted papa. Pero siya si Leon kasi sa interview ko before talaga sabi niya, namimiss siya talaga kayo. Yes, naman. Kumbaga si Leon yung huli ko nakausap eh. Mm-hmm. Siya yung huli ko nakausap na sa kalalaki yun eh. Diba? So... talaga nami-miss ko siya. Then, sorry for asking this, di ba, sa tingin mo, okay lang kaya kay Julia na you talk about yung pagkatext niya ngayon? Hindi ko alam, hindi ko sure. Actually, kanina nga umaga, sino ba kausap ko? Tatanong ko pa nga lang kay Tito Jun. Gusto ko tanongin nga kay Tito Jun dahil dalawa o tatlong reporter na nag-text sa akin na sabi niya, Dennis, okay lang ba mag-react ka dahil nabalitaan namin na nag-text sa'yo, nag-greet sa'yo nung birthday mo. So, tinatanong ko sarili ko, okay lang ba na sabihin ko sa mga press na nag-text siya? Sabi ko, hindi ko alam kung tama, pero... Yun ang nararamdaman ko. Yun ang nararamdaman ko na okay naman na malaman ng tao na nag-text sure sa akin, di ba? Oo, kasi nung hindi siya nag-text na may mention mo eh. So, yung maturity kasi no, to actually, kahit of course there may hurt in the past, tinext ka ulit niya. Right now, what will you do different this time na maayos kayo? I think I should talk to her more privately. Kasi hindi ko alam kung yung mga numbers nila existing pa. Tapos, may nagturo kasi sa akin na dun sa mga social platform na hindi mo malalaman naka-block ka. Kasi meron yatang mga pinipindot dun na hindi mo alam kung naka-block ka, pero actually naka-block ka. So, there was a time na parang hindi na muna ako magre-reach out kasi palagay ko naka-block ako. So, di ako, kaya nga naging silagi nila sinasabi sa akin, ba't di mo tawagan, ba't di mo i-text? Kasi tinry ko din naman noon yun. Eh kaya lang nung wala akong reply na nare-receive, so sabi ko baka ako naka-block or hindi nila nare-receive. That's why I always greet them sa special occasion, Christmas, New Year, birthday, Valentine's, na
binabati ko lang sila usually sa Instagram ng greetings ko, and I'm already sanay na walang reply. So sanay na ako. Kaya nagulat kayo, no? Sumagod. Kaya nagulat ako na, oh, binati ako nung wow. birthday. Kung mapanood po kayo, nila ito ngayon, siyempre kung mahirap sila i-reach, ano po yung gusto nyong maparating? Na sana pag nag-greet ako, pag-reply na kayo sa akin. How would you say na yung greet, yung text ni Julie, yung pinaka-best gift mo ng birthday? Yes. I cried. Mm-hmm. Sure, kanina na pag-usapan ano, yung kasal. Kasi balibalita nga yung pag-uusapan na yung kasal ni Julia at ni Gerald. Nagkakasal na ba kayo ni Gerald ulit? Hindi na? Hindi pa. The last time na kausap ko siya sa telepono pa, mga 20... Kailan mo sila naging boyfriend? 2018 ba? 2021. Na maging boyfriend? Hindi. Before pandemic. Parang 3 years sila. Before mag-pandemic. 2019? No, anong movie yun sa Japan? Hmm. Between ano yun? No, anong year yun? Yung movie nila sa Japan? 2019. Hey, before pandemic yata yun. So, ibig sabihin, sir? Hindi, before ba? Kung may recitation tayo. Kailan ba sila nag-announce? Kasi nakakatanda. 2019. Pero sir, ibig sabihin, sir? Kailan ba 20? Ano ba yung... Basta yung po before pandemic, before, na lang tayo. Before pandemic. Or after pandemic. Pero sir, are you hoping na kung sasakali mauwi sa kasalan, kausapin ka sana ni Gerald at mapaalam sa inyo? Hindi, Gerard, one time nakasama ni Gerard si Andrew. Sabi ni Andrew sa kanya, sabi niya, Jay, you talk to your Tito Dennis. Mm-hmm. Tapos sabi niya, yes, I will find a way to find to talk to Tito Dennis. Hindi nangyari. Tapos we went to Jensen para sa celebrity basketball. That was 2021. Mm-hmm. Parang sabi ni yung brother ko kasi, si Gene Padilla, nagkita sila sa court after ng celebrity game. It was the game of Jensen for MPBL. Mm-hmm. Naglalaro yata si Gerard for that team. So after nung celebrity game, ang susunod na game is the official game. So yung brother ko bumalik sa court, sinabi ni... Nung nakita ni Gerard yung brother ko, tumakbo si Gerard across the court para batiin yung brother ko. Kuya Gene, ganyan-ganyan. At Tito Gene, sabi niya. Sabi niya, nandun sa hotel ni Tito Dennis mo pag after ng game mo, kung wala kang magagawin, try to go there para magkausap. Pero kasi, ngayon nagkausap na kayo? Hindi, nung time na yun, hindi but hindi recently? Wala. Hindi siya napunta noon? Hindi pa. Gusto mo ba siya maka-man to man na to? Yes. Mm-hmm. Yes. Pero sir, question lang, no? Kasi nung kasagsagan ng break, naging breakup ni Bea at ni... Joshua Garcia did that to me. He talked to me. Oh, okay. Sir, nung kasagsagan kasi ng issue nung kay Gerald, nung ginaw si Bea, kaya bilang tatay, nagkaroon ba kayo ng takot na baka gawin din sa anak niya before ni Gerald John? No, hindi mo naman pwedeng yan yun eh. Hindi mo pwede siyang i-generalize. Okay, right. Hindi porke nagawa mo yung una, magagawa mo na pangalawa, hindi naman. Ano yan eh, case-to-case basis, di ba? Mm. Hindi siya padron. Hindi siya... Diba? Mm-hmm. Are you happy po with Gerald and... Yeah, kasi after all these years, diba, napatunayan niya na mahal niya yung anak ko eh. Saan nakikita ko mahal niya yung anak ko, kaya okay sa akin. Ano yung nakita mo, Dennis, na para masabi mong seryoso si Gerald kay Jordan? Eh, pagkatapos ng maraming kontrobersya na yan, mahal ko pa rin yung anak ko. Oo. Kasi, diba? Anong kontrobersya, like? Well, diba, nung... Mula nung simula, controversial yung... Pero nakikita niyo po bang sa altar mapupunta, ikakasal? Huwag na muna. Ayaw niyo pa? Okay naman yung mag-boyfriend muna. Tsaka sa mga women naman ngayon, lalo na yung mga... Career-oriented. Diba? Nung araw, nung mga panahon namin, pag 25 years old, at wala ka pang asawa, parang, mantanda mo na, wala ka pang asawa. Ngayon, diba? 30, 31, 32... Diba? Mm-hmm. Pero sabi ni Julia, gusto niya maging young mommy kasi para maalagaan niya ng mga babies. Ah, really? Hindi ko alam. Ayun ba maging lolo na? Sa tsakali? Handa ka na maging lolo? Oo. Gusto ko. Tagal ko na nag-aantay. Ang dami kong anak na pwede na mag-anak. Ayaw pa nila. Okay, Julia. Gusto mo na. Ako na naman si Julia. Okay, Julia. Okay.
Sabi mo kanino, huwag muna. Hindi, huwag mo, hindi ko sinabing huwag mag-anak. Sabi ko, huwag muna magpaksal. Huwag muna mag-anak. Huwag muna mag-anak. Huwag muna mag-anak. Huwag muna mag-anak. Hindi ka ready mag-send off. Oh. Yeah. Anong ano mo sa career naman ni Julia? Yung movie niya. Updated ka pa. Oh. Pumunta ka ng movie niya, di ba? Pala niya yung movie niya, sir. Pumunta ka ba? Nung premiere, hindi ako natuloy nung premiere. Pero gusto ko sa... Yes, maganda yung pelikula. Okay. Saka matured na si Julia. Malalim na siya. Pero ever since naman, magaling talagang artista si Julia. Kahit nung bata pa, walang kapalit, palos. Oo, magaling naman. Magaling, magaling talaga. Eh, yung sa pagpapasexy ni Julia, anong naging reaction mo? So friends, ladies and gentlemen, so in just a short while, our main artist Mutya and Bieber will render us a very special intermission number. So we are requesting everyone to please settle down for us to watch a special number of our dear main artist Mutya and Bieber. Masaya at saka masarap sa pakiramdam. And I hope tuloy-tuloy na yung ano namin communication. If you were to be thankful for anything, I'm thankful na nabati niya ako ng birthday ko and I hope mabati niya na ako every special occasion. Pero kayo ba ni Marjorie, okay na rin kayo? Hindi pa kami nag-uusap. Hindi pa ulit. Pero pa. Nag-try ka mag-reach out sa kayo. So muli po, maraming salamat po sa ating mga. Is it possible na ikaw ang mag-reach out? Pwede rin naman, pero siguro kailangan may... Baka kailangan may... May mag-bridge. Middleman. Middleman.